Bongbong Marcos at Ferdinand Marcos Sr. sa kabila ng kontrobersyal at paninira sa kanilang pamumuno bilang presidente ng bansa, di mapagkakaila na marami at malaki na ang naitulong nila sa bansa. Si Bongbong Marcos at ang ama niyang, si Ferdinand Marcos Sr. ay di na mawawala sa isipan ng mga Pilipino at tatatak ang kanilang pamumuno sa kasaysayan. Pero minsan, naisip niyo ba kung sino ang ama ni Ferdinand Marcos at lolo ni BBM? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Isinilang noong April 21, 1897 sa bayan ng Batac, Ilocos Norte, ang patriot sa pamilya Marcos at ama ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na si Don Mariano Marcos. Dating Gobernador Silio o Alkalde ng Batac, ang ama niyang si Don Fabian Marcos na naging aglipayan bilang pagsuporta sa kababayang pari na si Gregorio Aglipay. Naging maestro principal siya ng Batac nang magtapos sa kursong edukasyon sa Philippine Normal University noong 1916. At isinilang noong September 1917 ng kanyang anak na si Ferdinand Marcos Sr. Naging tinyente siya ng National Guard bago naging supervising teacher sa buong Ilocos Norte, bago naging guro sa National University sa Maynila. Di umano, nagtapos siya ng abogasya sa University of the Philippines noong 1925. Pero walang katibayang ipinakita si Mariano Marcos ni nagtapos bilang valedictorian sa UP College of Law. Gayunpaman, nagtayo siya ng law firm sa Ilocos Norte at Maynila. Nanalo sa eleksyon noong 1925 bilang kongresista sa ikalawang distrito ng Ilocos Norte si Mariano Marcos. At tumaba pa hanggang 1935 ang kanyang termino. Taong 1935, nasangkot naman sa krimen ng anak niyang si Ferdinand Marcos Sr. nang siya umano ang nagpapatay sa kalaban sa politika at tumalo sa kanyang ama na si Julio Nalundasan. Nahatulang may sala si Ferdinand at kasabwat na si Quirino Lizardo pero napawalang sala noong 1940. May mga sabi-sabi noong panahon ng mga Hapon, naging kolaborador ng mga Hapones si Mariano Marcos sa edad na 47 noong March 8, 1945. Dinampot daw siya ng mga gerilyang Ilocano at pinarusahan siyang mamatay sa pamamagitan ng pagtali sa kanyang mga paa at braso sa mga kalabaw at sa kahinila mula sa kanyang katawan. Binandera naman ang kanyang pinira-pirasong katawan para magsilbing babala sa mga kolaborador. May ibang version naman ng pamilya Marcos. Pinatay daw si Mariano Marcos ng mga Hapones sa Bacnotan, La Union. Si Marcos Sr. ay namuno daw sa isang guerrilla unit at tumanggap ng war medals mula sa US Army. Sa kabila ng katotohanang nagtaksil sa bayan si Mariano Marcos noong ikalawang digmaang pandaigdig, patuloy na pinaparangalan ang pangalan ni Mariano Marcos sa dalawang malalaking state university sa rehiyon ng Ilocos na Don Mariano Marcos Memorial State University sa lalawigan ng La Union at Mariano Marcos State University sa Batac, Ilocos Norte. Hanggang sa isang bayan sa Ilocos Norte ang ipinangalan sa kanya noong 1963 sa bisa ng Republic Act No. 3753. Isang historical marker rin ang inalay sa kanya at ipinatayo ng National Historical Institute noong October 1982.